welcome back to my channel. So ngayong araw guys, i-demo ko naman ngayon kung paano mag-set up ng isang EQ at saka isang integrated amplifier. Okay? So may mga gagamitin tayo mga XLR, RCA. Okay? So i-demo ko kung paano natin ikakabit yan, paano natin kukunikin yung EQ at saka amplifier. Nang wala tayong gamit na mixer, ang gagamitin na nating source ay cellphone or laptop, pero sa akin, in my case, gagamitin ko lang ay cellphone lang. So, okay, start na tayo guys, demo ko kung paano ikakabit. So, ayan, nandito na tayo sa back panel part ng ating equalizer at saka amplifier. So, mag-start tayo ay equalizer. So, gagamit tayo ng mga connector na XLR to RCA. Okay. Okay, so meron tayong channel 1 at saka channel 2. So, yung channel 1, kakabit natin nyo rin. Ito. Ito sa input. And then, channel 2 yung block sa ating input. Okay. So, ayan yung input natin. Kakabit naman natin yung dulo niya sa ating output ng amplifier. So, may kita nyo, binakalagay na kagad dito yung EQ. EQ in at saka out. So, ikakabit natin siya dito sa EQ out. Ayan siya. From input ng ating equalizer, papunta sa out ng ating amplifier. Next naman, yung ating output na manggagaling sa ating equalizer. So, channel 1. Itong red. Okay, so, itong red, channel 1. Output, channel 1. And then, channel 2. So, ito yung kanyang dulo. Ayan. Channel 1. Tsaka channel 2. Okay? Ayan siya. Papunta naman ito sa ating amplifier na input. Ayan. Ayan. Papunta siya sa input. From output, channel 1, channel 2, papunta sa EQ input. So, vice versa lang yan. Pagka-output ka dito, input dito sa amplifier. Pagka-out naman dito, papunta naman yon sa input ng ating equalizer. So, vice versa lang siya. Hindi siya pwedeng input tapos input. Kailangan out, input. Okay? So, vice versa siya. So, kung wala ka naman mga XLR na connector, pwede kang gumamit ng quarter inch jack. Okay, so mas maganda rin gamitin kasi XLR, kaya XLR kinam. Okay, so na-connect na natin siya from channel 1, channel 2, papunta sa ating amplifier. Next naman, magkakabit naman tayo ng ating main source. So hindi ako gagamit ng mixer, ang gagamitin ko ay cellphone lang. So ito yung gagamitin nating connector para sa ating laptop or cellphone. Okay, so ikakabit natin siya sa tuner. Okay, so itong dulo niya, ito yung papunta sa ating laptop or cellphone. Anyway, yung dati niya kasing 3.5mm na putol, kaya pinalitan ko ng bago. So, ginawa ko lang ng paraan siya. Okay, anyway, working naman siya, okay lang ako. So yun guys, nandito na tayo sa ating front panel, on na natin. So, nga pala guys, kailangan check natin kung naka-engage ang ating EQ sa ating amplifier, kasi importante din yan, kasi pagka hindi naka-engage yan, useless yung ating equalizer. Okay? So, naka-plot lang muna siya guys. Ayan, naka-plot lang siya. Play tayo ng song. So, ito yung ating signal, yung light. So okay yung ating signal.
healthy naman. So, tingnan natin kung gumagana yung ating equalizer. Pabalang muna natin yung mga high natin para mapansin kagad natin. So, kung mapapansin nyo, meron nagbago sa tunog. Nawala yun eh. Ano yung high? Mas tinanggal kasi natin dito eh. Sabihin yung ating equalizer, working siya. Ayan. Nawala yung ating mid-high. Ayan. So, balik natin siya. Ayan, so ibig sabihin guys, yung ating equalizer ay gumagana siya. Napansin nyo yung nag-iiba yung tunog niya. Tanggalin natin yung mga low frequencies para mas malinis. Ayan guys, yung ating equalizer ay working, gumagana siya. So yun lang guys, thank you sa panonood.